What's up mga brother? Ito si Juan ng Motor ni Juan and welcome back sa channel natin. Para sa mga matagal nang sumusubaybay sa channel na to, ay maaring nakita nyo na ang video na to. Although, i-re-upload lang natin ngayon kasi nagkaroon tayo ng konting problema pagdating sa audio issues with YouTube. Eh hindi ko pa talaga alam kung hanggang kailan maayos yun. This content is something na gusto ko talagang i-share sa lahat ng mga brother natin kasi alam ko malaking matutulong nito, lalong-lalo na if you're planning to get a new motorcycle. Pero syempre, bago ang lahat, shoutout muna sa Juan Gayak para sa ating Pinoy-themed apparels and gears. Just check out the Facebook page at para sa malupit na G4 Sticker Works for any decal seats mga brother, you can also check out their Facebook page. At sa mga brother natin na taga-East dyan, malapit na magkaroon ng G4 Sticker Works sa San Mateo, next month, abangan niyo yan. Meron din tayong pag-giveaway para sa mga top fan natin sa Facebook. Pag top fan ka ng Motor ni Juan, automatic kasama ka na dun sa paraffle natin. For you to find out more about how at saka paano nga ba akong sasagi dyan, eh panoorin nyo na lang hanggang dulo tong video na to. Nandun yung mechanics natin. 2021 na, marami ng mga naglalabasang mga bagong motor at marami pang mga napapabalitang mga maglalabasan pa pagdating ng susunod na taon. Andyan na nagpapaangasan na yung mga Japanese manufacturers, even the Taiwanese manufacturers, kahit yung China, talaga naglalabas sila ng mga bagong motor ngayon at sa susunod na taon, which is the 2021. Mas maraming pagpipilian, mas okay para sa ating mga namimili. More choices, the happier, the better. Kung may pambili ka ng cash, ang poproblemahin mo na lang, saang branch ka nga ba makakabili, di ba? Pero marami din naman sa atin, simula nung nababagita pa lang nalalabas sa Pilipinas hanggang sa dumating dito sa Pilipinas, eh hindi pa rin kayang bigyan yung motor na yan. Sa video na to, panoorin mo to para mabigyan kita ng tip kung paano bibili ng cash yung motor mo nang wala ka namang hawak na pera. Scam! Panoorin mo na lang para makita mo kung paano. At ipapakita ko rin sa iyo kung gaano kalaking interest ang binabayaran natin kapag kumuha tayo ng hulugang motor. At kung paano makakatipid sa interest rates na yan, mga brad. Okay? Yung mga motor na nabanggit natin, mga brother, at yung mga iba pang motor, antabay kayo kasi i-review natin yan para malaman nyo kung sugit ba sa inyo yung motor na yan. Kaya dapat, hit that like button, pakisubscribe na, mga brad, at saka hit that notification bell para soon na ma-release natin yung mga motor na yan, eh, ikaw ang una makakalam. So, eto, simulan na natin. Ang pinakatipid na paraan para makabili ng motor mo ay cash. Meron kang pera, meron kang valid ID, pumunta ka lang sa dealer, maya-maya, may uwi mo na yung motor mo. Pero hindi lahat sa atin meron nun. Halimbawa, NMAX 2020, price at around 134,000, hindi lahat tayo merong cash na ganun, mga brother, lalong-lalo na sa panahon ngayon. Kaya we resort to financing or yung hulugan. Diba? Wala tayong cash, hulugan na lang. So, papakita natin sa inyo itong sample computation na to, magkano nga ba talaga yung binabayaran natin sa motor na yan kapag hulugan ang ginamit nating pambili. Gamitin na lang natin example itong mainit na motor ngayon, which is the NMAX 2020 version 2. Priced at estimated price is around 134,900. Ang usual na hinihingi na down payment, mga brad, ng mga dealership is mga around 8-10% ng total selling price niyan. Kaya, sa example natin ngayon, ang babayaran mong down payment is 10,800. On average, maraming mga kumukuha ng motor 2 years. Hindi masyadong malaki ang babayaran monthly pag 1 year. Hindi rin naman masyadong mahaba kapag 3 years. So let's say, sa example natin na to, 2 taon mo siyang babayaran. At ang usual na interest ng mga dealership na ganyan, mga brother, ranges from 2.5-3% interest rate. Kaya, ang mangyayari niyan, pagka down payment mo at sa loob ng 2 taon, ito ang babayaran mong monthly amortization. It will amount to 8,397. Sabihin na lang natin 8,400. So, hindi ko na masyado i-detalye, mga brad, kung paano natin na-compute yan. Kung magtatanong ka naman sa mga dealership, right around ganyan ang mga presyo na binibigay sa atin. Kung isusuma total natin yan, yung monthly payment natin na 8,397 pesos times 24 months dahil 2 years, i-add din natin yung 10,800 pesos na down payment. Suma total, ang binayaran mo para sa motor na yan is over 212,000 versus the original SRP niya na 134,900. So, i-deduct mo yun, ang interest na binayaran mo para makuha yung motor na yan
is 77,428. What? Bro, what are you talking about, man? Over 77,000. Kumbaga, nakabigay ka na ng isa pang scooter noon. Pwede ka na mag-Mio, mag-Beat, di ba? Malaki, malaki talaga ang interest sa mga in-house financing, mga brother. Para hindi tayo masyadong mamahalan sa interest, mga brother, eh, ito ang isang option para mabigyan mo ng cash yung motor mo. And you have to do it. You have to. Yun ay tinatawag na cash loan or personal loan. Sa ibang banko, they call it salary loan. Depende talaga kung saan banko ka pupunta. Masasabi ko sa inyo, maraming mga banko nag-o-offer ng cash loan or salary loan, mga brother. Ilan dyan, China Bank, China Trust, Citibank, tsaka marami pang iba. Minsan sila mismo yung tatawag sa'yo. Ako, nakaka-receive ako ng mga tawag na ganun. Yung iba naman, ikaw mismo yung mag-i-initiate, meaning ikaw yung mag-a-apply ng cash loan. Pupunta ka dyan sa mga banko na yan. Pero bago natin pag-usapan yung proseso na yan, ipapakita ko muna sa inyo kung ano nga ba ang matitipid mo kapag ito ang option na kinuha mo sa pagbigay mo ng bagong motor mo. Para mas maikumpara natin, gagamitin na rin natin yung same example natin na presyo ng NMAX 2020, which is 134,900. Sa iba, 134,000, pero gamitin na natin yung mas malaki ngayon. So, 134,900. Gagamitin na rin natin yung same length ng amortization, which is 2 taon or 24 months nating babayaran yung cash loan na to. Ang interest ng mga ganitong loan, mga brother, ranges from mga 1.27% to 2%. So, di hamak na mas matipid sa mga in-house financing na nag-range from 2.5 to 3.5%. Pero bago pa dumugo yung mga ilong natin sa mat na yan, dali mo ako sa hospital, sumabog yung brainless ko. Eto na, bigyan ko kayo ng example. So, again, sa bagay na to, ang kailangan mo i-loan ay 134,900. Gagamitin natin ang interest rate, normal interest rate pagdating sa mga ganyang loan, which is 1.3%. So, lalabas niyan, pag kinumpute-compute natin yan, ang babayaran mo buwan-buwan ay 7,375. Yan. So, in total, if you pay that up for 2 years, mag-a-add yan to 176,989, or right around, sabihin na lang natin, 177,000. Versus the SRP ng NMAX 2021 na 134,900, ang interest lang na binayaran mo dahil nag-cash loan ka ay just a little bit over 42,000. So, kung ikukumpara natin dun sa table natin kanina, dun sa hulugan or sa in-house financing, ang interest ay nagtotal ng 77,000. So, that in itself, over 30,000 na kagad yung natipid mo on interest rates alone. So, sa over 30,000 na yan, marami ka nang nagawa niyan. Kung saan-saan ka na nakarating, nakapag-upgrade ka na ng motor mo, di ba? So, napakalaking tipid talaga ganyan, mga brad. Itong side-by-side na comparison natin ng mga table ng in-house financing at saka ng cash loan, yung sample computation natin, sa parehas na duration, which is 2 years or 24 months, mas mababa yung monthly amortization ng cash loan. Yan, kung ikumpara natin, yung isa over 8,000, yung isa just a little bit over 7,000. Pag sinumatotal mo, mas matipid or mas malaking matitipid mo pagdating sa interest, kasi nga, mas malaki ang interest rates ng in-house financing kaysa sa cash bank loan. Ano nga ba yung mga advantages kapag nag-loan ka ng cash sa banko? Unang-una, walang hatak yung motor mo. Kasi tapos na yun, nabigay mo na ng cash yung motor from the dealership eh. Sold na yan sa'yo. In case mag-default ka sa payment, walang hatak ng motor mo. Although, kapag syempre, pag di ka nakabayad, as with any other financial institution naman, mag-hit yan sa credit rating mo na maaaring maapektuhan yung future loans mo. Like housing loan, auto loan, future cash loan as well. Pero yung motor mo, kung yun ang concern mo, you get to keep it. So yan, walang hatak ng motor mo. Pangalawa, once you have the cash, mabilis na yung proseso niyan. Pagpunta mo sa dealer, dala ka lang ng valid ID, uwi mo na yung motor mo. Tapos. Ay, na tayo.
posible rin na magkaroon ka ng cash discount. So, kung napanood yung pinakaunang video natin ng motor ni Juan, nung bumili tayo ng Aerox natin, Aerox S, so it was priced at around 123,000. Binigyan nila ako ng 3,000 discount. So, shoutout sa Yamaha Santa Maria. Tipid ko na cash discount. Pinambili ko na lang ng comprehensive insurance. Nagdagdag na lang ako ng konti. So, at least ngayon, ano man man ang mangyari sa motor ko, medyo panatag ako kasi naka-comprehensive insurance tayo, mga brad. At higit sa lahat, gaya ng paulit-ulit kong sinasabi, ang pinakamalaking advantage niyan, mga brother, over the in-house financing is smaller interest charges. Marami ka nang magagawa dun sa perang matitipid mo. Kaya ako, kung ako papipigyan, okay na ako dun sa cash loan. Ngayon, syempre, kung may advantages yan, may ilan din namang disadvantages yan. Una, you don't get to enjoy some of the promos na binibigay ng mga dealership kasi karamihan sa mga promos nila sa mga hulugan or sa mga financing. Kumbaga, kumpara naman sa matitipid mo, okay na yun, take mo na rin yun, di ba? Pangalawa, kung wala kang post-dated check, maaring medyo maging challenge yan sa'yo kasi kailangan mo pang mag-apply ng post-dated check. Meron namang mga ibang bangko pumapayag na auto-deduct or salary deduction. Pero karamihan yan, mga brother, kailangan mo ng cheque kasi dun nila kukunin yung sisingigin nila sa'yo na monthly amortization. Pangatlo, hindi ko alam kung meron kasi nag-grant na non-regularized employee. So, malamang sa hindi, isa sa mga requirement niyan is regular employee ka dapat. Ang usual requirement, mga brother, ng cash loan is almost the same din lang naman kung ano yung hinihingi kapag nagpapa-in-house financing ka. Yung proof of billing, proof of income, ID, yung mga ganun. Ang difference na lang talaga niyan, kapag i-release na sa'yo ng pera ng banko, kailangan mo na mag-issue ng cheque para doon ka na sa cheque mo maghuhulog, i-deduct na lang nila yung amortization mo from there. And then the process for cash loan takes about 2 to 3 weeks, mga brother. Mas matagal kaysa pag nag-CI ka, bibili ka ng motor, sini-I ka ng kung sino mang dealer yan. Kasi nga ito, walang pinangahawakan ng banko na collateral bukod sa cheque na ibibigay mo sa kanila. So mga brad, shinare natin tong video na to kasi karamihan sa atin, ang alam lang talaga pa kapag bibili ng motor, it's either cash or hulugan. Hindi ko kaya ng cash, doon na lang ako sa hulugan. So this is another avenue para ibigay na option para sa inyo, mga brad, na sana makatulong at sana may natutunan kayo sa video na to. And you can help me grow this channel by hitting that like button. Subscribe na rin kayo, mga brother, at paki-hit yung notification bell dahil may mga ibang videos pa tayo na i-feature para sa inyo kasama na yung mga motorcycle reviews ng ilan sa mga latest na motor na meron tayo ngayon. Maraming salamat ulit sa panonood nyo, mga brother, at sa laging pagsuporta sa motor ni Juan. Siyempre, samantagahin ko na rin itong pagkakataon na to para mag-shoutout ng mga brother natin dyan. Unahin natin si Brad Michael De Vera, together with his missis na si Roslyn De Vera at saka yung baby nila na si Baby Zane De Vera. Ayan, mga brad, wait nyo lang yung jersey at saka yung t-shirt ni Baby Zane, pinapagawa na natin para sa kanya. Antabayanan nyo lang. And syempre, shoutout din kay Ken Dastas, lagi nanonood ng mga videos natin. Jorem Andalahaw, kay Jongs Boz, shoutout din sa'yo. MJ Machado at saka kay Roxy TV, good luck po sa channel. Shoutout din kay Block Love, always watching din ang channel natin from San Mateo Rizal. Uy, abangan mo yung G4 Sticker Works dyan. Papunta na dyan. Rosgo TV PH, supportahan din natin. Shoutout sa'yo, brother. Al Zamora, shoutout. And supportahan din natin. Moto Ton TV. Ayan, shoutout din sa'yo, brother. Jomel Barit, Yulternati, LG Talk. Shoutout din kay Ken Dastas, kay Arimano Royo Jonel, Jorem Andalahaw, Princess Diane, at sa inyo na lagi sumusuporta sa channel natin. Maraming salamat, mga brother. Marami pa tayong mga motorcycle news, reviews, and tips, mga brad. Kaya kita-kits pa ulit tayo sa susunod na video. Salute!